mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya na Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw May 25, 2023. Probinsya ng Aklan, nakapagtala ng 28 na kaso ng COVID-19. May detal sa balita si Jelano Sales. Bumaba na ang kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Aklan. Ito ay matapos ilabas sa COVID-19 status report ng Provincial Health Office Aklan para sa araw ng 24 ng Mayo na nakapagtala ng 28 mula sa 31 na kaso noong 23 ng Mayo. Sa nasabing bilang, nangunguna pa rin ang bayan ng Kalibo na may 6 na kaso, 3 naman sa Banga, Ibahay at Numansya. Maliban dito, may kaso din ng COVID-19 ang lugar ng Libakaw, Malinaw at Nabas na may tig-2, habang tig-1 kaso naman ang Altavas, Balete, Batan, Lezo, Madalag, New Washington at Tangalan. Samantala, 7 naman ang bagong reported cases ang nakarecover sa sakit o gumaling, habang wala namang bagong naitalang nasawi dahil sa COVID-19. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Mga proyekto at programa na naisikatuparan ng DTI simula Enero hanggang Mayo ngayong taon, inilahad. May detalye sa balita si Nika Bautista. Inilahad ng Department of Trade and Industry Aklan nitong May 24 ang mga proyekto at programang kanilang naisakatuparan simula noong Enero hanggang ngayong buwan ng Mayo. Ilan sa mga highlight ng nasabing presentasyon ang Kalibo Ati-Atihan Product Expo noong January 9 hanggang 16, kung saan nakapagtala ito ng total sales na mahigit 2 milyon. Lampas 1 milyon naman ang naitalang book orders. Isa rin sa tinalakay ang resulta ng hinuguran Itacanon Trade Fair na ginanap noong April 17 hanggang 28, kung saan may kabuuang sales na 16.3 million habang 14.4 million naman ang book orders. Nakapagdala rin ang naturang ahensya ng 10 sessions ng Kapatid Mentor Me Money Market Encounter Online para sa mga kababaihang sektor. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Gobyerno Probinsyal ng Aklan nagbigay ng suporta sa isinagawang 13th NYP Cluster Assembly. Nagsigawan ng suporta ang Gobyerno Probinsyal ng Aklan sa ilalim ng pumumuno ni Governor Jose Enrique Joaymar Flores sa isinagawang 13th National Youth Parliament Cluster Assembly for Western Visayas nitong 14 ng Mayo hanggang 16 ng Mayo na ginanap si Governor Corazon El Labagno Tourism and Training Center. Kabuang 99 youth leaders mula sa Region 6 ang dumalo sa naturang 3-day conference kung saan tinalakay ang 10 different issues involving youth sa committee sessions at nagsagawa sila ng drafting ng resolutions to propose policy recommendations sa national government at sa Congress. Ang nasabing recommendation ay magsisilbi bilang government's guide sa policy formation and development for the youth. Samantala, sa ceremonial reading at turnover ng resolutions ng committees sa NYC at LGU, ibinahagi ni Aklan Governor Jose Enrique Joaquin Flores ang good news sa mga kabataan ng probinsya ng Aklan ay magkakaroon ng Aklan Sports Training and Wellness Center Project sa darating na taong 2024 na may approved budget mula sa national government sa pamamagitan ni Senator Joel Villanueva na may pondong 95 million pesos. Ang naturang project ay magpo-focus sa youth development. Era Gibriones, Kalibog Cable News. Teen Stock Initiative isinagawa sa Barangay Panipiason sa Bayan ng Madalag sa pangunguna ng Aklan Provincial Population and Gender Office. May detalye sa balita si Nika Bautista.
nagsagawa ng Teen Stock Initiative at U4U Teen Trail Activity sa Barangay Panipiason Madalag nitong May 20, 2023. Pinangulahan ito ng Aklan Provincial Population and Gender Office kasama ang mga tauhan ng RHU Madalag at Madalag Peer Educators. Layunin ito na maghatid at isulong ang Adolescent Health and Development Program na nilahokan ng 77 kabataan na nasiyahan sa paglahok sa apat na U4U Teen Trail Stations na binubuo ng Teen Exhibit, Teen Color, Teen Chat, at Teen Tunes. Ang U4U ay isang youth hub initiative ng Commission on Population at ng UN Population Fund na isang kampanyang pangkomunikasyon upang mapataas ang kaalaman ng mga kabataan ukol sa delaying sexual debut, teenage pregnancy, mental health awareness, at healthy lifestyle. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Barangay Poblasyon sa Bayan ng Kalibo, sumailalim sa Lupong Tagapamayapa Regional Virtual Validation ng DILG. Sumailalim sa Lupong Tagapamayapa Regional Virtual Validation ng Department of the Interior and Local Government, Western Visayas, ang Barangay Poblasyon Kalibo nitong 24 ng Mayo. Ito ay dahil ang Lupong Tagapamayapa ng Barangay Poblasyon Kalibo ay isang regional finalist para sa calendar year 2023 Lupong Tagapamayapa Incentives Award, First to Third Class Municipalities category, kung saan nag-validate ay ang Lupong Tagapamayapa Regional Assessment Committee via online validation. Ang Lupong Tagapamayapa Regional Assessment Committee ay binubuo ng mga representative mula sa Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, Regional Trial Court, Regional Peace and Order Council, Liga ng mga Barangay, Civil Society Organizations, at Private Sector. Ara Gibrianes, Kalibo Cable News. Narito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Mga miyembro ng First Aklan PMFC, nagsagawa ng community outreach program sa tatlong barangay sa Bayan ng Libakaw. Nagsagawa ng community outreach program ang mga personnel ng First Aklan Provincial Mobile First Company sa mga residente ng Barangay Uyang, Manika, at Barangay Rivera sa Bayan ng Libakaw nitong May 18 hanggang 22, 2023. Ito ay sa panguna ni Police Captain Richard Rivera, Platoon Leader sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Donel Rigas, Force Commander. Ang naturang aktividad ay sa ilalim ng Project Kaisang Bisig kung saan nagsagawa ang First Aklan PMFC ng feeding activity, tree planting, at free haircut sa mga bata at residente ng naturang mga barangay. Bukod dito, nagsagawa din ang mga miyembro ng First Aklan Provincial Mobile First Company ng lectures tungkol sa awareness campaign laban sa loose firearms, anti-illegal drugs, anti-terrorism, barangay peacekeeping action team training, basic life support, at standard first aid, enhanced comprehensive local integration, at nagsagawa din sila ng practical demonstration kung saan dinaluhan ito ng mga barangay officials, barangay peacekeeping action team, BHWs, at IP community mula sa Barangay Uyang, Manika, at Barangay Rivera sa Bayan ng Libakaw. Layunin ang naturang aktividad na ma-develop ang skills, reliable first responders, at force multipliers sa bawat barangay para tumugon sa mga emergency. Ere Gibrianes, Kalibo Cable News. Department of Agriculture, tiniyak na di babalik sa 700 pesos ang kada kilo ng presyo ng sibuyas. May detalye sa balita, si Nika Bautista.
Iniyak ng Department of Agriculture na nagsisikap sila upang masigurong ang presyo ng sibuyas sa bansa ay hindi na babalik sa 600 hanggang 700 pesos ang kada kilo. Ikinukonsidera ng DA ang lahat ng pamamaraan upang mapababa ang presyo ng sibuyas. Upang matiyak na sapat ang supply sa merkado, maaaring mailabas na ngayong buwan ang kautusan para sa pag-aangkat ng puting sibuyas. Sa kasalukuyan, nakikipag-usap ang naturang ahensya sa mga stakeholders para sa pagsasapinal ng eksaktong dami ng mga sibuyas na aangkatin. Gayunman, ang initial na volume na aangkatin ay nasa 8,800 metriko tonelada kung saan karamihan sa paunang volume ay ilalaan ng ahensya sa institutional buyers. Pinag-aaralan din kung kakailanganin pa rin nilang mag-angkat ng pulang sibuyas. Nika Bautista, Kalibo Cable News. PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 6 nagsagawa ng information dissemination tungkol sa cybercrime awareness sa isla ng Boracay. Nagsagawa ng information dissemination tungkol sa cybercrime awareness ang mga personnel ng PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa isla ng Boracay nitong 24 ng Mayo. Ito ay sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Artemio Ricabo, OIC, kung saan nagsagawa sila ng dialogue at distribution ng 140 cybercrime awareness flyers, infographic materials laban sa CTG at 156 Nagad IEC materials sa mga residente at turista sa Boracay Island, Malay-Aklan. Layunin ang aktividad na ito na magbigay ng impormasyon sa publiko para sa safety measures at magbigay ng internet safety tips laban sa mga cybercriminal. Aray Chibriones, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang ulat panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas. Mayong adlaw sa tanan, namin ito ang latest weather update sa subong nga adlaw Thursday, May 25, 2023. Para sa ginabantayan natin ang super typhoon nga si Mawar as of 11 a.m. today, nga na-estimate natin basis na ng available data arat sa kalawin yung 2,065 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds inisyang ang galabot 185 kilometers per hour lapit sa sentro, hagas sinas ang galabot 230 kilometers per hour. Hagahulag pa ini po west at 10 kilometers per hour. Hag may arak ito dingin southwesterly wind flow, mag-aapekto sa western section of southern Luzon, Visayas, hag Mindanao. Meanwhile, dali sa western Visayas, magalumon ng kalangitan, nga magdarasang scattered ng pag-ulan, pangilad ko panag-uob, tugainis ang southwesterly wind flow. Kasarangan sa direksyon ng nabagat na nakatundan, tub-tub nakatundan para sa hangin na tundiri sa western Visayas, makanay tub-tub kasarangan naman para na sumabalod na tundiri sa atong kadagatan. Forecast temperature naton generally 27 degrees to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 6:07 p.m. karon sa hapon kapag butlak niya 5:26 a.m. buwas sa aga. Kagamit ang latest weather update para sa mga dugang informasyon, bisitahan lang atong official website at www.bagon.pagasa.tsc.gov.ph pati na itong mga official social media accounts halin dito sa Iloilo Doppler Radar Station. Pag-asa Visayas DST, ako si Jeff Patrick Makiling. Madamo, okay, kasalamat. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.